sa yung resulta ng MRI ng asawa ko. We got the results. At malaki ang pagtataka namin dahil after chemo niya, imbis na lumiit ang buo sa tiyan niya, mas lalo itong lumaki. Sa katunayan, nadoble ang laki nito sa loob ng tiyan niya mismo. Mabilis ang pagkalat ng cancer cells niya. So we have to be aggressive in his chemo treatment. Once a week gagawin ang chemo niya. At may radiation pa. Kung kakayanin ang katawan niya. Paano kung hindi niya makaya? Mas kagrabe ang laging niya. Pwede itong lumipat sa ibang organs niya. At mas mapapadali ang deterioration niya. Dok, tapatin niyo nga ako. Gagaling ako ba yung daddy ko? Ano po yung chances na mabubuhay siya? Hindi sa tinatakot ko kayo. Maswerte na siya kung aabot pa siya ng 6 months. Sasabihin pa natin sa kanya yung totoo. Sabi nito, kailangan na sabihin sa daddy mo. Pero nakiusap lang ako. Huwag mo na nasabihin. Bigyan pa tayo ng konti pang panahon. Bakit ganun? Bakit cancer pa naging sakit ni daddy? Mamasama pa siyang tao? Yun din ang tinatanong ko sa Diyos. Bakit si Renato? Naging mabuti naman siyang anak. Kapatid, asawa. Hindi siya perpekto. Pero mabuti siyang tao. Natatakot ako kapag nalaman niya may tanging ng buhay niya.